Attorney Mike, good morning. Good morning, Tony. Danny, naglabas na nga ng listahan ng Anti-Terrorism Council ng mga individual na itinuturing nitong mga terorista sa ilalim ng proseso na tinatawag na designation. 19 na miyembro umano ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines na siya rin umano ang nagpapatakbo sa New People's Army, ang armadong kilusa ang layong patalsikin ng gobyerno, ang isinama sa resolusyon ng Anti-Terrorism Council na nailathala sa mga pahayagan. Walang binanggit na ebidensya ang ATC sa resolusyon pero base umano ito sa verified information. Inaakusahan ng 19 na sangkot umano sa planning, preparing, facilitating, conspiring, and inciting the commission of terrorism and recruitment to and membership in a terrorist organization or a group organized for the purpose of terrorism na sakop ng Section 6 to 10 ng Anti-Terrorism Act. Sa isa pang resolusyon, may 10 miyembro ng iba-ibang grupo ang isinama sa mga binansagang terorista dahil bahagi umano sila ng Abu Sayyaf Group na dati nang na-designate ng United Nations Security Council bilang terorista at na proscribe umano noong September 2015 sa ilalim ng Human Security Act, ang batas na pinalitan ng Anti-Terrorism Act. Inaakusahan naman sila ng conspiring, planning, and preparing for the commission of terrorism. At gaya ng nabanggit mo, Tony, hindi muna na natin papangalanan ang mga nabanggit na individual hanggat hindi sila nakakapagbigay ng kanilang mga komento. Pero kung matatandaan nyo, noong Disyembre din ay naunan ng dinesignate ng Anti-Terrorism Council ang CPP-NPA at iba-ibang grupo gaya ng ISIS at Maute Group bilang mga terrorist organizations. Pero ito ang unang pagkakataon na nagpangalan o nagbigay ng mga individual ang Anti-Terrorism Council na mga umano'y terorista. At kaya naman natin hindi muna binabanggit ito kasi kung matatandaan ninyo, noong 2018, nagsampa ang DOJ sa ilalim ni dating Secretary Vitaliano Aguirre ng prescription case sa Regional Trial Court ng Manila laban sa CPP-NPA. Naglista sila ng mahigit 600 na mapangalan na pwede umanong padalhan ng summon para maging part ng para magkaroon ng jurisdiction ng korte doon sa CPP-NPA. Pero lumalabas na dalawang pangalan lang ang nakita ng korte na may kaugnayan doon sa CPP-NPA. Kaya maingat tayo dito sa mga pangalan dahil kahit pag DOJ ang nagbanggit ng pangalan na iyon, sabi ng korte, walang link silang nakita. And in fact, inamin niya si Secretary Minado Guevara na hindi personally na-verify ng DOJ yung listahan ng more than 600 individuals na pinangalanan nila doon sa prescription case sa Regional Trial Court. Kung bahagi nga ba talaga sila ng CPP-NPA. Kaya maingat tayo dito sa mga pangalan dahil wala rin namang binabanggit na ebidensya ang Anti-Terrorism Council dito sa kung ano nga bang basehan nila sa pag-designate. Yung designation kasi hindi dumadaan sa korte. Ang Anti-Terrorism Council na pawang mga cabinet officials, mga miyembro ng ehekutibo, sila ang nang-designate sa ilalim ng Anti-Terrorism Act. At hindi sangkot, walang kinalaman yung mga suspected terrorists. Wala silang kaalam-alam kung ano ang ebidensya laban sa kanila at hindi rin na ito makokontest until lumabas na yung listahan. Meron silang 15 days mula sa pagka-publish ng kanilang pangalan sa ilalim ng Implementing Rules and Regulations ng ATA para i-contest ito sa pamamagitan ng proseso ng delisting. Ang punta din nila sa Anti-Terrorism Council. Sila ang mag-decide kung i-delist pa o hindi. So kumbaga, nalabas na yung pangalan, saka pa lang ang delisting. At ang sabi naman ng Office of the Solicitor General, wala naman daw dapat ikatakot dahil ang epekto lang ng designation is freeze yung assets ng mga pinangalanan. At meron naman silang 20 days na pumunta sa Court of Appeals para i-contest yung basis ng freeze order. Pero yun nga, papangalanan ka muna, i-freeze muna yung asset mo, saka mo pa makukontest yung pagkaka-freeze ng asset at pagkakalista mo doon sa listahan ng mga terorista. So ganito yung proseso sa ilalim ng designation. Hindi katulad sa prescription case na dadaan sa korte, dati sa Regional Trial Court, sa Human Security Act, ngayon sa Court of Appeals, kung saan mabibigyan ka ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya kung ikaw ay inaakusahan bilang isang terrorist group. Tony, Danny. So doon ang legal recourse ng mga isinama sa listahan, Attorney Mike, sorry, medyo nalito ako doon . Ang punta mo sa Court of Appeals para doon ka magharap ng ebidensya na hindi ka dapat ituring na terrorist, tama ba? Kung sa designation, Tony, sa ngayon, kung gusto mong magpadilis, doon ka muna sa Anti-Terrorism Council pupunta. Kung gusto mo naman i-contest yung freeze order, Court of Appeals. So if I understand correctly,
yung mga nag-aakusa sa'yo ang bibigyan mo ng ebidensya. Kumbaga, sila yung mga piskal, sila yung prosecutor, at bibigyan mo sila ng ebidensya para sabihin, no, huwag niyo akong isama dyan, hindi ako terrorist. Para i-delist ka, yes. I-delist. You have 15 days, yung yes. sabi, di ba? Oh. Pero, yes, 15 pero days to me, ibig sabihin, sorry, to me as a layman, as a layman, na hindi naman ako aral din sa abogasya, parang that's counterintuitive, no? Parang hindi ata akma, no, sa lohika na yung nag-aakusa sa iyo ang bibigyan mo pa ng ebidensya para patunayan hindi ka terorista, pero your reputation has been damaged. In the first place, parang they've already made up their mind na ikaw ay terorista, kaya ka nga isinama sa listahan na yon. So, whatever you present to them, eh, maaasahan pa ba na ikukonsidera nila and decide otherwise? Yun na nga yung concern ng ibang grupo, Tony, kasi magkaroon na muna, kumbaga, yung presumption of innocence na baligtad na dahil pinangalanan ka, ikaw na ngayon ang may burden to prove your innocence. Parang ganun yung nangyayari. At with the same group na nag-determine na ikaw ay isang terrorist. At tingnan natin yung grounds for delisting. Konti lang ito, ha? Basahin ko lang, Tony. Mistaken identity. Relevant and significant change of facts or circumstance. Newly discovered evidence. Death of a designated person. Dissolution or liquidation of designated organizations, associations, or groups of persons. Any other circumstance which would show that the basis for designation no longer exists. So ito lang yung ground na pwede mong gamitin para magpadilit. Ang tanong ngayon, kapag nag-file ka ng petition for delisting, paano mong malalaman kung ano ang mga basihan nila para isama ka sa designation? Kasi wala namang hilat-hala sa resolution, ito ang mga ebidensya namin. So, paano mo hindi kumontest? Yun ang follow-up namin doon, attorney. Kami ni paring Tony. Bago sila kami ang mag-prove, kung ikaw, kunwari ako, nasa listahan ako, bago kami mag-prove kung ano mga grounds, bakit kami nandyan, sila muna mag-prove bakit anong grounds nila, bakit kami sinama sa listahan. Kasi sinasabi ko dyan, parang na-damage na kaagad na reputation mo, tapos wala silang grounds. They just came out with the list, tapos wala silang grounds kung ano bakit kayo sinama. Tapos ngayon, pag nasama ka, ikaw pa ngayon na mag-prove. It's the other way around. Parang ang hirap ng sitwasyon ng ikaw na pangalanan. Diba? Parang showbiz. Diba? Ha? Ganun nga yung buhay lang sana kung reputasyon lang yung nakasalalay, pero ang punto ng iba, gaya ng red tagging, buhay at seguridad ang nakataya. Kasi yung iba, di ba, kapag binansagan mo, hoy, komunista, terorista, they end up dead. So ito yung concern ng ibang nagpipetisyon sa Supreme Court. Bakit ito yung posisyon nila na dapat ay ipatigil. At point out lang natin na itong proseso ng delisting is not even in the law. Wala ito doon sa Anti-Terrorism Act. Nilagay lang ito sa dito sa implementing rules and regulations. Sa IRR. So ibig sabihin ba nito, pwedeng ilagay sa IRR yung wala sa batas. So isa rin yan sa mga question na nakabinbin pa rin sa Supreme Court ngayon dahil dito sa mga petition contra Anti-Terrorism Act. Kaya nga eh. Kumbaga, ipinasa yung batas, pinirmahan ng Pangulo, pagkatapos naisip nila, uy, kulang pala ito, dagdagan natin, lagay natin sa IRR. Parang sa akin, ha, hindi tama, hindi na naman tama yung ginawang proseso niya. At saka sa bansang ito, Attorney Mike, di ba, once you are labeled of something, napakahirap i-correct na. Lalo na, syempre, kikeri na lahat yan with the social media, nako. Yeah. Napakahirap i-correct yung nasira mo pangalan, di ba? Banggitin lang din natin yung side naman ng government, ang sinasabi nila, kaya kailangan daw itong process ng designation na mabilisan sila ang magde-decide at confidential dahil naman sa banta ng terorismo. Kailangan daw nilang ma-stop kaagad itong terrorist act bago po man magbunga. No? So ito yung kanilang pinasite na basis. And in fact, lumabas din sa oral arguments kapon, binanggit ni Chief Justice Alexander Gizmundo, sa US mayroong mga secret courts. Kung saan pwede kang mag-apply ng halimbawa surveillance ang gagawin mo laban sa mga terorista. So yung sinasabi nila, confidentiality noong proceeding, kaya hindi sangkot yung mga papangalan o babansagang mga terorista. Pero yun nga, ang question nga talaga dito eh, paano kung inosente naman yung nabansagan mong terorista? Ano ang kanyang magiging recourse? Sorry, Dan. Sige.